Kasi may nagsisimulang disunity dun sa loob ng church. At nire-remind sila ni Paul at ini-encourage sila ni Paul na huwag niyong hayaan na pumasok, okay, or lumaki yung disunity na yan. Kailangan alisin niyo yan because it is an obstacle towards unity. And these are the attitudes of the contentious or laging nakikipag-argue, yung pride, yung selfishness. Ayan. So, yun yung mga obstacles. And these are dangerous. Kasi po, they steal away the harmony and the joy of the church. They are usually the cause of murmuring. Unahin po natin yung contentiousness. Murmurings and disputings may arise out of contentiousness. Okay? Verse 3 po yun. So the word is translated as strife sa ibang translation. In our Bible, strife po yung nakalagay yan sa King James. So it is a word where contentious, yung factionalism, yung discord, or pagkakahiwa-hiwalay, merong divisions and power play are in view. If these are present in our church, the inevitable consequences are murmuring and sinfully questioning. Totoo po yan. Pag madalas kang nakikipag-argument, okay? Kapag nakikipag-argument ka, pansinin mo, or pansinin nyo, dumadating yung point na inaatake mo na yung character mismo ng taong yon. Okay? Hindi ka na kayo nakafocus dun sa topic nyo. Nakafocus ka na dun sa kung ano yung kasamaan na ginagawa ng kapwa mo. So it may be targeted at a fellow member or the leadership of a church. And we must remember that murmuring is not the way for calling attention to the perceived problems or faults inside the church. Don't murmur. Hindi po yan mariresolve if we are just doing murmurings. At wala pong nasosolve dyan. Instead, it is a manifestation of a power play going on inside the church. And Paul definitely prohibits any action arising out of contentiousness. Ang hinahanap dapat po natin is hindi away. Hindi porket nagdi-disagree yung kausap mo sa'yo, is ipapakita mo na yung pangil mo at kakagatin mo na siya. Alright? Ang hinahanap natin ay solution dun sa problems. In what way? In the spirit of gentleness and humility. And not with a manipulative and a grudging spirit. If we seek to solve any problem in the church, seek to talk to the persons concerned or involved dun sa issue na yon. If there's a complaint at the leadership level, talk to the ones in position. Mali po na hihilahin natin yung mga taong hindi naman involved. Parang masabing or para lang sabihin natin na, uy, mas marami kami, mas tama yung argument namin, kumbaga, kaysa dito sa isa. And it is wrong to drag people who are not involved just to assure safety in numbers. So instead, we must learn to trust in the providential hand God in directing the leadership of the church if things don't do our way. And as a respect and things, or respect and rights of the congregation or of the members, eh dapat lang maging transparent ang mga nasa position to avoid murmurings. Murmurers are usually people who have a very low and respect for God. Sabi nga nitong si William once said, whenever you find yourself disposed to uneasiness or murmuring at anything that is the effect of God's providence, look upon yourself as denying either the wisdom of God, goodness of God. The next is, murmurings and disputings may be motivated by pride. One of the reasons for murmurings and disputing in the church at Philippi is yung kanilang pride. Otherwise, Paul would not be giving such emphatic prohibition.
The word vainglory in King James Version means exactly what it says, vain or empty glorying. At yung excessive pride na yan, especially in one's own achievement, also it references to the pursuit of personal glory and personal ambition at the expense of others. At itong pride na ito will only result in conflicts. Thereby, this kind of pride will result in conflicts, provoking murmurings and disputings. Ano po ang gamot sa pride? By following Christ's example of lowliness of mind. If we are to be His followers, then follow Christ's example. Jesus Christ did not seek His own glory. Diba? There's always a danger when we seek our own glory. Naalala niyo po si Diotrephes? John 3 John chapter 1 verses 9 to 10. Nasabi doon, 3 John. I wrote unto the church, but Diotrephes, who loveth to have the preeminence among them, received us not. Wherefore, if I come, I will remember his deeds, which he doeth, prating against us with malicious words, and not content therewith. Neither doth he himself receive the brethren, and forbiddeth them that would, and casteth them out of the church. Now, itong si Diotrephes offers an example of an ungodly leader sa dalawang bagay. Una, he was prideful. Possible po, nung una, is encouraging itong leader na ito, si Diotrephes. Yet his leadership got to his head. Tingin niya sa sarili niya, is mas mataas siya sa iba. Na, oh, ako yung leader dito, kaya dapat sumunod kayo lahat. Pangalawa, Diotrephes did not acknowledge the leadership of other godly people. Instead of serving as one among of the team of leaders, he went so far as to speak and work against other leaders. And he saw as a threat to his position. Anyone na mag-o-oppose po dun sa kanyang decision is threatened with being thrown out of the church. And imagine that kind of leadership. And if babasahin nyo po, is marami pang problema si Diotrephes. He rejected John's apostolic authority. He started to murmuring campaign. Diba? May mga pinapakalat siya. With malicious words and forced the church not to welcome Apostle John. Ginagawa niya po yun or ginawa niya po yun because he wanted to control the church. And John said that such action are not worth following because these are the deeds of one who is evil. He is saying that si Diotrephes ay hindi isang totoong Kristiyano because of his attitude. Hindi nagre-reflect sa kanya yung Christ-likeness. And if there is someone whom need to give the superiority, it is none other than Jesus Christ. By his humble submission to the Father, God has given him a name that is that everyone must bow to him and confess that he is Lord. Wala pong lugar ang pride sa kaharian ng Diyos as well as murmurings. And then ano pa? Disputings and murmurings may be rooted in self-interest. So konektado po siya dun sa idea ng pursuit for vainglory. Yung self-interest, yung selfishness, yung self-absorption. It is the preoccupation to one's own interest at nanineglect natin yung welfare ng iba. So hindi naman sinasabi ni Apostle Paul dito na maging concerned sila sa kanilang sariling interest. But stop being focused or fixated sa pansarili nilang desires. The obsession to selfish interest is sure to spark and fuel a lot of interpersonal conflicts. And being obsessed sa pansariling interest ay undoubtedly causes and fuels conflicts.
a lot of grumbling, a lot of argument or arguing. And the best antidote to selfish interest, again, is to adopt Christ-minded. He treat others with humility and selfishness at kahit ano pang status ng buhay niyan. We are to put the needs of others before our own. Pero hindi po ibig sabihin that we completely avoid caring for our own needs. Alright? Ang sinasabi lamang po dito that it is hard to serve other people when you are or when your life, your health, or your concern are in ruins. We are helping hindi lang mga kapwa nating Kristiyano. Siyempre, we are helping mga unbelievers din. Helping others beyond our community as part of fulfilling the Great Commission. And as we focus on Christ's great sacrifice for our salvation, we are constantly reminded that Christ showed us what it means to lay down our lives for others. And when we follow His footsteps of self-giving, our pursuit for self-interest is becoming more and more na hindi na siya appealing po sa atin. Wala na tayong interest sa bagay na yon. Or wala na sa isip mo yung bagay na yon. Selfishness will result in murmuring and conflicts, thereby robbing our joy in serving the Lord. Kasi lagi mo na lang iniisip na ay baka may maagawan ako or baka may, diba, malamangan ako. Yan din po ang isa sa mga obstacle in believing the gospel. Now, with all this, na-recognize natin ang murmuring, nakita natin yung nature, naging aware tayo dun sa manifestation nito, nakita rin natin na may motivation pala ito. Motivation, bakit nagkakaroon ng murmurings. And overall, it is not healthy sa church or even to a Christian. Then the next point will be, take every effort to stop murmuring. Number one, we should remember who you are. In order to stop murmuring, tandaan natin kung sino ba tayo or ano ba tayo bilang isang Kristiyano. Tayo ay mga citizens ng langit, heavenly kingdom. At tayo ay mga anak ng Diyos Amang nasa langit. Ang ating mga mindset, yung ating attitude, yung words natin, yung ginagawa natin, dapat nagre-reflect po dun sa citizenship natin. At ano po yung family trait natin? Ano, saan tayo family belongs? Kung sinasabi mong kasama ka sa pamilya ng Diyos, abay, dapat ipakita mo na dapat ang ugali mo is yung maka-Diyos. Murmurings and arguings are the characteristics of a crooked and perverse generation. Wala pong lugar ang mga ugaling ito sa langit. By remembering who we can see how our complaints are at odds with our spiritual identity. Hindi po siya nagmamatch dun sa ating identity. If we are continuing arguing or murmuring. Number two, let the gospel saturate your life. The gospel must not only a creed, hindi lang po yan yung confession mo, okay? Hindi lang yan yung memorize natin, kung ano ibig sabihin ng gospel. It's not only a creed that we confess, but also a truth that we should apply to ourselves. Lagi po nating i-apply sa pang-araw-araw na ginagawa natin. Hindi po yan iniiwan sa bahay at dinadala lang pag Sunday. It must fully impact our whole lives. And the goal in sanctification is to bring out the fruits of the gospel in every aspect of our life. Both personally, individually, and corporately. Dapat guide ito sa ating mga interactions, shaping our values, and filter our perspectives. Kung ang buhay natin ay saturated or ibinabad sa gospel,
we will find no place for murmuring and disputing. Bakit po kaya? Because we know that a transformed life is the best advertisement of for the gospel. Kasi hindi mo naman pwedeng ilagay na Christian ako, may nameplate ka, pero nakikita naman sa'yo is hindi pagiging Kristiyano. Paano mo maishishare yung gospel sa kapitbahay mo kung halos parehas lang kayo ng ginagawa, di ba? Or parehas lang kayo ng ginagawa sa buhay. Sugal, nagmumura ka, di ba? Chismisa ng aga-aga. Lagi pang nadadamay pag may away sa barangay. Eh, bakit pa akong maniniwala dito sa tao to? Eh, parehas lang naman pala kami. Wala namang nabago sa buhay niya. Ano pa po? Follow the example of Christ. So the point of the passage in Philippians chapter 2 verses 5 to 11 is for us to adopt the mindset of Christ that motivated him in following the Father's will to take on humanity, di ba? And pay the price for our sin. Yun po yung pinopoint niyan. And this unparalleled demonstration ng kanyang humility and obedience is also our example, our motivation and power for growth in Christ's likeness. And this is also a call for servanthood. Paul is not the only one who taught this truth. Even Isaiah prophesied that the suffering servant will come to pay the penalty for our sin. Even he was unfairly judged. He did not open his mouth in defense, di ba? Sa chapter 59. Hinayaan niya lang po itong mga taong ito to mock him because it is useless naman to open up an argument. Sarado na po yung isip nila. And Peter also tells us that when he was reviled, he was insulted, he did not revile in return. A submissive spirit like Christ will not engage in murmurings. And he tells us in 1 Peter chapter 2, verse 21 to 25. Excuse me. 1 Peter chapter 2, verse 21 to 25. For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow his steps. Who did no sin, neither was guile found in his mouth. Who, when he was reviled, reviled not again. When he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judgeth righteously. Who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes you were healed. Verse 25, for ye were sheep going astray, but are now returned unto the shepherd and bishop of our souls, of your souls. Jesus endured pain and sorrow while doing good for us. He suffered for us, receiving beatings from Roman guards, being crucified on the cross, and bearing our sins in that act of love. Sabi ni Peter dito, that Jesus' actions are meant to be an example for us to follow. Part of our purpose as a Christians is enduring pain and sadness for doing good, ha? For the Lord's consequences of our own sinful choices. Alright? So, merong sadness, merong sufferings na natutuwa ang Diyos. Yun ay pag ginagawa mo yung will niya. If you are being persecuted dahil sa ginagawa mo para sa Panginoon, then it's okay. Pero if you are being persecuted because of your own sin, and consequence ng sin mo yon. Next is consider God's goal for your life. Lahat naman siguro tayo dito is my goal, right? Pero kinukonsider ba natin ang goal ng Panginoon sa ating buhay? Ano po ito? Is to display the gospel through our transformed lives. Our growth in sanctification will make blameless, innocent, and unblemished lives become
more evident. And there is just no vacancy for murmuring if we are growing this sa mga ganitong areas. And there must be a growing discernible distinction between how we live and how the world behaves. Hindi tayo sumusunod dun sa agos ng mundong ito. If this world lives, our lives, I mean, are characterized by darkness, our lives must be distinguished by light. Meron pong pagkakaiba. Believers are called to stand out as unique and powerful examples. Ano po yun? Lights in the world. And this is the reason why God saved us, to shine as lights in this world. Not our own light, but reflecting the light of our Savior and Lord Jesus Christ. Remember that murmuring is not only a relational issue, but a gospel issue. It's not only a relational issue, but a gospel issue. Ang dahilan po kung bakit hindi nakikita ng mga tao kung gaano ka-serious ang issue ng murmuring is because hindi po sila aware ng mga implications nito. And murmuring is ultimately directed at God. It is a rebellion and it is a sin against God. Kasi ito po yung manifestation na hindi ka nagtitiwala sa Panginoon. Ang mga Israelites, kaya po sila paikot-ikot sa wilderness, dahil puro sila reklamo. Paano kami makakatawid, Moses? May dagat. Papatayin lang kami pala dito. Paano kami mabubuhay? Walang tubig. Walang pagkain. Buti pa sa Egypt, may pagkain. Okay? Hindi na natapos-tapos ang reklamo. Actually, marami tayong pwedeng ireklamo sa buhay. Pagising mo pa lang, ano ba yan? Walang almusal. Hindi ka man lang nagpasalamat sa Diyos dahil buhay ka? Ano ba yan? Monday na naman, bukas trabaho na naman. Mahirap bang magpasalamat sa Diyos dahil naghahanap buhay ka pa rin? Okay? May pambayad ka ng kuryente, may pangkain ka sa McDo or whatever. Blessing po yun. When we murmur, we do not believe that God ordains all things. He is in control and uses all things for our good. Our God is not surprised when our circumstances are less than ideal, when our relationships are dysfunctional, and when our greatest efforts are useless. So in God's sight, nothing bad will ultimately happen to a child of God. Kasi po, alam niya na po yan. He ordains all things for our good. When we murmur, we are actually saying, we are in fact implying that we do not believe such promises from God. And we are demonstrating by our actions that God cannot be trusted and His promises are not true. Disbelief po yon. Paano tayo magiging credible to witness to the world when our actions show we practically do not trust God at all? Diba? Mas malala ka pa dun sa atheist. Ang atheist, hindi naniniwala sa Diyos. Tayo, pag hindi tayo naniniwala sa Diyos, halos kaparehas na natin yun. Pero sinasabi mong Kristiyano ka. For applications, number one, let us allow the gospel saturate our life. Every aspect of our life should be controlled under the influence, syempre, ng Holy Spirit. Let us act on what the Bible expected us to act. Tayo po ay mga citizens ng langit at kabilang po tayo sa pamilya ng Diyos. Kailangan makitaan tayo ng mga ugaling makalangit. Let us remember God's goal sa ating buhay, reflecting His light, nagliliwanag tayo at nakikita sa atin yung pagiging Kristo, yung Christ-likeness. Tigilan na po natin ang murmurings, kasi effort din po yan. Okay? Effort din yan. Inuubos natin yung effort natin if we do murmurings. Imbis na nagsisilbi tayo sa Panginoon, ibinabahagi natin yung salita ng Panginoon.
hindi ang murmurings. The problem of murmurings and disputings are greatest nullifiers of our witnessing. It does not set us apart from the world. It makes us the gospel less credible. And remember, the seriousness of this murmuring is not only a relational issue. It is a gospel issue. So we should visit that, yung ating lakad sa Panginoon. Alright? Let us pray. Lord, thank you po sa aming narinig ngayong umagang ito, Panginoon. Salamat po sa mga paalala na ito na constant reminding us, Panginoon, na murmuring is ungodly, Panginoon. And it's a sin because we do not believe, Panginoon, sa mga promises nyo. We do not believe that you can do anything or anything is possible with you, Lord. Panginoon, turuan mo po kami, gabayan niyo po kami habang kami po ay nandito sa lupang ito. As we grow maturely in sa spiritual na pamumuhay namin, Panginoon, at gamitin niyo po kami or makita ng ibang tao sa amin yung pagiging Christ-likeness namin, yung humility namin, Panginoon, ay makita ng ibang tao. At nang sa gayon, Panginoon, maging kapanipaniwala, maging credible, Panginoon, yung aming witnessing, yung aming pagbabahagi ng salita ng Diyos. Gamitin mo po ang aming buhay, Panginoon, na maituro sa mga unbelievers, Panginoon, sa mga hindi pa tumatanggap, Panginoon, na mayroong Kristo na namatay at muling nabuhay, Panginoon, para sa aming kasalanan. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.